may mga tao hindi makontento. Kahit sila'y mayaman at sikat sa mundo, maraming ari-arian at kapangyarihan hindi alintana. Buhay nila ay may hangganan. Darating ang araw, kanilang iiwanan ang mundo ito, puno ng kaguluhan. Lumilipas ang araw patungo sa kawalan. Huwag mo nang hayaan, ikaw ay kanyang maiwanan. Si Jesus ang kasagutan, siya lamang ang kailangan. Kilalanin siya at paglingkuran habang may panahon pa, kaibigan. May mga tao hindi makontento, kahit sila'y mayaman at sikat sa mundo. Maraming ari-arian at kapangyarihan hindi alintana. Buhay nila ay may hangganan. Si Jesus ang kasagutan, siya lamang ang kailangan. Kilalanin siya habang may panahon pa, kaibigan. Habang may panahon pa, kaibigan. Habang may panahon pa, kaibigan. Ikaw ba ay nalilito? Sa maraming nagtuturo? Sino ba sa kanila ang totoo? Paano ba makilala ang tunay? Nasaan ba ang katotohanan? Paano natin ito hahanapin? Sari-saring katanungan. Iba't ibang usapin. Lahat ng yan ay may kasagutan. Kailangan na ay pag-aralan natin. Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan?
sa banal na kasulatan, halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw, salita ng Diyos ay binabati po natin ang magandang gabi at happy Sabbath, lahat ng ating mga follower, lahat po ng ating mga suki, mga sharer po natin. Kagalakan na kayo ay makasama sa ating pong pagsamba sa gabing ito bilang bahagi ng ating Whisper. So maraming salamat sa nag-aabang na ho ngayon, mga kapatid. Thank you po sa inyo. At bago tayo magsimula, mga kapatid, nice po muna natin bumati. At batiin ho natin yung ating mga unang nakabungad na ngayon. Hindi po ito question answer ha, sa mga nagtatanong. Sige. Si Carl, Brad, kapatid na Clara, Dambina. Ano po? Si Ate Grace, binabati. Naku, yun lang, malikot eh. May mga nagme-message, sandali lang ha. Yung hindi gumagalaw, naduduling. Okay, sige na lang, dito na nga lang sa huli. Maraming nag-ano. Ayan, Mylin Fernandez, Leonardo din, Ding Arganda, at MC Tibor, at ganoon din po, si Mylin Fernandez, Brother Bong Ikman, at maligayang panonood po Cora Implio at si Clara Dambina Corpus at ganoon din po si Rodel Magno Amansik, Rico Garlan, Charles Emil Buna, happy Sabat din Jamin Aday Silo, happy Sabat din kapatid Ingrid Matok Lapinya, happy Sabat din na kapatid Matt Roro at si Chilina Pulido. Ayan o. Ganun si Tess Fornales Albania Rojas. Magandang gabi. Cora Implio at sino pa ito? Aldrin Takang. Los Viminda Sabio San Jose. Thank you po mga kapatid sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ayan, tulong-tulong na po tayo mag-share mga kapatid. At ganoon din po si Jamin Aday Aldrin. Nabalitin ko na pala ito. So punta ko tayo sa ating YouTube viewers. At ating binabati po si Gray J. Palau. Anong oras magsimula? Ayan, siguro kanina kanta siya nag-message. Victoria Paculia. At ganoon din po si Berhino Jamar Cheryl Labajo.
At si Mascardo Alcano. Ayan, happy Sabbath from Bulalakaw, Mindoro. Wow. Romolda Abinir. Giritan, good evening din po. Hidrick Ranyula, happy Sabbath din. At yan din si John Villanueva, happy Sabbath din kapatid. Malu Nunez, magandang gabi rin sa iyo. At si Jason Seed, at yan din po si Joshua Cabanlit. Ayan po. So mga kapatid, mga kaibigan, hinihiling po natin na sana po ay share na po kayo, mga kapatid, at tulungan po ninyo kaming i-share ito. Sana po ay talagang hindi po tayo makalimot mag-share para mas marami at malayo ang nararating ng ating program, na ating broadcast na ito. So mamaya po ulit tayo mag-shout out sa bandang huli. Sa ngayon po ay dumako tayo sa ating pong panalangin, mga kapatid, bago tayo magsimula. Ayan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, samang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyo. Hinihiling po namin, Ama, ang inyong patnubay. Amin pong hinihiling na inyo po kaming pangunahan, inyong banal na Espiritu nawa ang manguna sa amin at maging pagpapalang espiritual na ito sa nawa ito sa lahat ng mga aabutan ng broadcast na ito. Panginoon, salamat sa pagkakataon na muli kami makapaglilingkod at makapagbabahagi ng inyong pabalita ngayong gabi. Itong aming hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, mga ginigil ng mga taga-subaybay, ay pinamagatan pong How to Serve God. Ayan. Papaano ho ba tayo maglilingkod sa Diyos? Alam nyo, madaling sabihin na tayo ay nagsiserve sa Panginoon, naglilingkod sa Kanya, but the question is, how to serve Him? How to serve God? Papaano po ba natin pinaglilingkuran ang ating Panginoon? Alam nyo po, kasi pagka hindi natin naintindihan ng tama, kung papaano paglingkuran ang ating Diyos, may malaking posibilidad na tayo po ay akala natin naglilingkod tayo sa Diyos, pero ang totoo, hindi. Kasi siyempre, kung hindi natin alam, ayan mga kapatid, ito yung isang bagay na dapat punong natin bigyan ng pansin, kasi napakahirap na tayo ay nag-aakala na tayo ay naglilingkod sa Kanya, subalit ang totoo po ay hindi. Eh, kaya nga may mga talata na binanggit ang ating Panginoon, alam naman natin yun, kabisado natin sa 7:21 hanggang 23, na mayroon doon mga tao na akala nila sila ay naglilingkod, akala sila nakakatsak sila sa kaligtasan. Eh, sabi nila, gumagawa kami ng mga gawang makapangyarihan, nagpapalayas kami ng mga demonyo. Oh. Eh, ano pong sabi ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, doon sa 7:23. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Ibig sabihin, may mga tao talaga na nag-aakala na ang kanilang ginagawa ay naglilingkod sila sa Diyos. Ito po yung mga taong talaga namang masasabi ko natin nagsisimba, active. Active sa evangelism, sa ministry. Kasi nga, gumagawa nga sila ng mga magawang makapangyarihan eh. Gumagawa siguro ng mga himala. Ganyan, nagpapalayas ng mga demonyo. Isipin mo yan. Itinanggi sila ng Panginoon. Di ko kayo kilala eh. So, kailangan ho natin makatiyak tayo, mga kapatid at mga taga-subaybay, kung paano po natin siya pinaglilingkuran. Ha? Kaya siguro yung ating mga taga-panood dyan, ay maaring magkaroon po kayo ng iba't ibang kasagutan. Pero malaya ho kayo makakapag-comment, no? Malaya kayo makakapag-comment kung ano ang inyong interpretation kung paano natin paglilingkuran ng ating Panginoon o yung Diyos. Kasi mamaya pa po natin ito masasagot ng direkta. Ano ho? So, mayroon pong question ngayon.
At ang question ngayon, bago natin sagutin yan, ay the question is, who are we going to serve? So kung ang ating pinag-uusapan ay how to serve God, ay sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid, mga taga-subaybay, ay ang tanong ay, sino ba talaga ang ating pinaglilingkuran? O ang gusto nating paglingkuran? Alam po ninyo, may mga, kaya mayroon tanong na ganyan eh. May mga tao na ang kanilang paglilingkod ay hindi sa Diyos, kundi sa kanilang pwedeng sa amo. Mayroon ding mga tao na pwedeng ang pinaglilingkuran nila yung asawa nila. Meron din siguro mga anak na ang kanilang pinaglilingkuran, ang service nila na, ang, na tinatawag ay sa kanilang mga magulang kasi magagalit. At meron din namang mga magulang na takot sa anak, sunod-suluran na lang. Ano? So, sino po yung ating pinaglilingkuran? Ano, mga kapatid, pag sinabing paglilingkod o service, ano ang ibig sabihin nito? So, ang technique para atin pong aalamin, mga kapatid, ang tunay na mensahe na meaning ng tinatawag po nating paglilingkod. Basahin po muna natin yung verse, yung pinaka-key text po natin sa Ephesians chapter 6 verse 7. Sabi po rito, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Okay. Ayan. Yung Tagalog ho niya, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ayan. So, dito mga kapatid, ay ang sinasabi dito, maglingkod tayo ng buong puso. Maglingkod na may masayang kalooban. Ha? Nang ating ginagawa ay parang sa Panginoon tayo naglilingkod. Tika muna, ano ba 'yon ibig sabihin? Bakit may service dito o maglilingkod na parang sa Panginoon tayo naglilingkod? Aalamin natin 'yan isa-isa natin mga kapatid, no? Paano natin paglilingkuran ng ating Panginoon? Okay? So, i-share ko lang po sa inyo mga kapatid. Ay, nako, may audio ba ito? Nakalimutan ko pa na. Pwede ito? Pero lang po akong ipapakitang maiksing video sa inyo. Tingnan lang po natin yung audio kung marinig. Dito. Hop. Sandali lang. Ha? Ika. Ayan, wala na. Sige. Meron po akong ipapakita ho sa inyo na maiksing video. Ito po ay experience or kanarasan namin sa Japan. Ano? Sige, tingnan mo muna natin ito mga kapatid. Ito yung temple. Ano ito eh, pasyalan nila. Trash. Yan yung tour guide namin, yung pastor po, si Pastor Yung. Sin. We can put a king offering. Offering. Diyan yung nilulagay yung mga coins ng mga sumasamba pumupunta sa temple. Okay. It's a bond here inside, but not today. Nakita ko ano meron sa loob. Ayan, so pumunta kami doon sa temple mga kapatid. Ito po. Bawal actually yan, pero talagang sabi ko, hindi ko palampasin, kinuhanan ko ng video. Wala naman kasi nakikialam. Tininan ko kung anong meron. Pumupunta ang lahat ng mga, dami pong pumupunta mga kapatid. Ayan, pinapaliwanag ko lang po diyan. Hindi ko mamalakasan yung boses. Naghahagis po sila ng coins. Kita niyo sa loob. Tapos ay nagbabaw sila, yumuyukod po sila doon sa mga picture o mga imahe, mga images na nasa loob. Personal namin nakikita. Okay, so tingnan natin mga kapatid. Ayan. Ayan. Sa dalang coin. Ha? Yuyukod. Tapos yan ha. Yan, tinungan.
Ayan o. Tapos meron mga revolto po doon. Sa loob. So ayan, kinuhanan ko po. Sinom ko lang konti. Nag-aagis po sila. Mga Japanese po yan. Hindi ko alam kung anong religion na yun. Mga Buddhist yata. Okay. So, ayan ho yung mga nasa loob. Yan. Yan yung kanilang mga images, mga revolt, mga larawan na sinasamba. Talagang pinupuntahan po nila. Okay. Oh, yan. So, yung punto ho natin, mga kapatid, kung bakit po natin na yan ay pinakita. Kasi yung question nga ay, how are we going to serve? Sino ang ating pinaglilingkuran? Pwedeng sa kapwa-tao, merong mga miyembro, pwedeng ang kanilang pinaglilingkuran ng kanilang mga puno, yung kanilang mga leader. So, ang ating pinag-uusapan ho, mga kapatid, ngayon is how to serve God. Itong mga tao na inyong nakita ay ipinapalagay po nila na sila ay naglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan po ano ng pag-alay ng mga coins, pag-vow, pag-saludo, doon sa mga revolto. Alam niyo po, marami pa kaming napuntahang lugar. Nagtataka kami kung bakit yung mukha ng kanilang mga revolto ay nakakatakot. At meron pong iba-ibang mga revolto ng bawat relihiyon. Iba-iba ang mukha. Tapos talagang mabalasik yung mukha. Pinaliwanag nitong kasama naming Vietnamese na missionary, si Minty, yung dalaga ho dyan na kasama po namin. In-explain niya. Kasi kaya pala, bawat religion may kanya-kanyang images na kaya pala nila pinapapangit yung mukha. Kasi the more na pangit at matapang ang mukha, may sabihin strong yung kanilang Diyos-Diyosan, yung kanilang Diyos na pinapaniwalaan. Kaya sa halip na gumawa ng maamo ang mukha ay gagawa ng rebultong mabalasik. Ibig sabihin, pagka pinaghambing-hambing yan, yung pinakamas tapang ang mukha, mas nakakatakot, yun ang powerful na God nila. So ganun ho sila, mga kapatid. So alam naman natin na yan ay hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos. So tingnan po natin ano, itutuloy po natin yung aming alaala nung kami po ay na-invite sa Japan. Actually, nitong ganitong ano yan eh, April, yan, halos buong April ay nandoon kami. Ano? So, lumitaw itong mga picture sa memory ng aking mga upload picture. Ayan po. Nakakatuwa noon kasi alam, kung nanonood si Sister Susan, si Brother Kenneth, sila Ate Grace, ay hindi namin akalain na talagang napaka-organized ng kanilang ginawa. Pagdating namin, may naka-schedule na susundo sa amin sa pier. Tapos sa unang araw ay mag-stay kami sa ganitong family, sa ganitong lugar. Doon po kami natulog kila Brother Arnie, Brother Kenneth Villisa, Sister Army. Ilang araw, tapos sinundo po kami at hanggang sa pumunta po kami ng Chiba. Ayan, bawat linggo o araw, mayroong nakatuka sa amin kung sino yung mag-accommodate sa amin at sino yung magpapasyal sa amin, ano ang mga program na gagawin. Ayan, napaka-organized. So, ito po ay yung nalapit na kaming umuwi at namasyal po kami, mga kapatid. At sila na hindi namin akalain na napakaraming follower ng pag-aralan natin sa Japan. Kaya nga napakalalayo ng aming pinuntahan, buti na lang ay napakalakas ng resistensya ng ating mga driver na naghahatid sundo. Si Sister Lynette, si Sister Susan Garulacan, ayan no, sila po yung talagang tumatakbo ng halos magdamag, walang tulog para ihatid kami sa malayong lugar. Dami po namin narating. Ito, isa sa aming pinuntahan po doon sa Japan, mga kapatid.
Ayan po, ayan, kasama po natin si Brother Richard, yan yung grupo. Ayan, ang ganda. Kung bakit ko binilalagay ito, hindi para mag-inggit, kundi meron pong isang punto. Ito po, ayan, meron pong nakapag-iwan ng cellphone doon. Alam niyo po, mga kapatid, kung bakit ko ginagamit na halimbawa itong mga picture. Eh kasi dito sa atin sa Pilipinas, ang cellphone mo na nasa loob ng bag, ay winawarak pa yung bag para makuha ang wallet at cellphone. Pero doon, iniwanan yung cellphone, walang gumagalaw, walang nangikialam. Ganyan ho kadisiplinado yung bansang Japan. Though alam natin, priority sa relihiyon doon ay Buddhist, pero tingnan natin gano'n sila kadisiplinado. Sa mga kalsada, mayroon tayong makikita mga window doon, may mga bibilhin mga drinks, water, o kahit ano. Pwedeng basagin yung mga magnanakaw yun eh. Kunin yung pera, di kung dito sa Pilipinas yon. Pero doon, wala. Wala nga kami nakikitang pulis eh. No? At sabi nga nung aming napuntahan po roon, sabi nga ng kwento nila, sa buong isang taon, ay meron lang yatang sa buong bansang Japan, kung di ako nagkakamali, ay 12 bala lang ang naubos nila. 12 bala lamang ang nakonsume ng buong bansang Japan. At alam nyo kung saan? Hindi ko matandaan kung 12 o wala pa eh, no? 7 or ano. Alam nyo kung saan ginamit? Sa asong ulol. Sa aso pa ginamit yun kasi nangangagat na lang, binaril na lang kasi maraming ang nangagat. Pero sa taong masasama, ay wala. So the point is, mga kapatid, though ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay masasabi po natin hindi yun ang sinasabi ng Biblia, pero yung pagiging disiplinado po nila ay nandoon. So, ito yung isang hindi ko makalimutan, mga ginigil ng mga taga-subaybay na napakasarap gayahin. So ngayon, ay nangangahulugan po, mga kapatid, na ang paglilingkod ay nakasalalay doon sa atin. Ano? Hindi naman problema ng Diyos eh. Kasi siya nagligay-bagay na siya ng instruction kung paano maglilingkod sa Kanya. At kung hindi man natin alam, ay may mga paraan para malaman natin. Basahin natin ang Kanyang salita. At hindi rin ibig sabihin kung mali ang iyong paglilingkod ay mali na lang lahat ng inyong gagawin. Kaya nga sabi rin ang ating ginagawang sample ito ay sa kabila ng kanilang pagsamba sa mga rebulto, inaroon naman ang disiplina sa kanilang kapwa. Ngayon, mga kapatid, bago tayo pumunta doon sa matumbok natin yung tanong natin pinag-aaralan ngayon, ay kukunin ho natin sa banal na kasulatan, punta tayo sa Old Testament, kung ano po ba talaga ang mga binabanggit na kaparaanan ng Diyos para siya ay paglingkuran. Sa aklat ng Josue, basahin natin, chapter 24, Josue 24, 19 hanggang 24, basahin natin. Sabi po, at sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya isang banal na Diyos. Siya'y mapanibog huing Diyos. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang talata. No? Bakit kaya sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon? Bakit? Sapagkat siya'y isang banal na Diyos. Siya'y mapanibog huing Diyos. Ito po ay nagpapahiwatig, mga kapatid, na sa ginagawa ng isang tao na may sinasalungat na utos ng Diyos, hindi alam ang kalooban ng Diyos, baka akala niya ay paglilingkod yon, pero hindi pala. Kaya nga sabi ni Josue, kayo ay hindi makapaglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal. Ang isang paraan ng paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi ito yung buhay na walang kabanalan. Alam po ba ninyo yung definition ng
banal, yung holiness. Ang holiness, ang ibig pong sabihin sa theological meaning ho nito ay set apart, binukod. Ibig sabihin yung banal ay nakahiwalay, nakabukod siya sa mga bagay na hindi banal. Separate, ano, set apart. Kaya nga ang utos ng Panginoon na magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos ay banal, ibig sabihin, humiwalay tayo sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. Yung mga bagay, yung mga gawain na walang kaugnayan sa Panginoon o maglalayo pa sa atin sa Panginoon, hindi yun ang paraan ng pagpapakabanal o hindi yun ang paglilingkod. No? Kaya kung tayo po ay akala natin naglilingkod tayo, pero ang ating buhay sa totoo lang ay nandoon naman sa tinatawag nating 50-50. Pag ibang araw o wala sa simbahan ay ang buhay ay nasa sanglibutan. Eh kahit na po ikaw ay aktibo sa pananampalataya, kahit naman sabihin ikaw ay may iba't ibang sali ng Biblia at marunong ka, kung ang buhay naman natin ay paminsan-minsan ay nasa sanglibutan, eh hindi ho yan ang paglilingkod na sinasabi ng Biblia. Pasahin natin yung verse 20. Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawa kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. O, di ba alam natin ang Israel ay napakabuti ng ginawa ng Diyos sa kanila. Pinalaya sila sa pagkaalipin, hirap na hirap sila sa Ehipto, pinalaya sila ng Panginoon. Kaya lang, pagkatapos na mabuting ginawa ng Panginoon sa kanila, ay naglingkod naman sila sa ibang mga Diyos. Ito po yung mga Diyos-Diyosan sa Old Testament, mga kapatid. So, ayaw ng Panginoon. Sa madaling salita ay ang paglilingkod sa Diyos-Diyosan ay kasalungat ito ng paglilingkod sa Diyos. Liwanagin natin mamaya. Sa verse 21 at 22, at sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Tingnan niyo po ay ang magandang nangyari. Yung bayan ng Diyos ay tumugon doon sa panawagan ni Josue. Na sinasabi ni Josue, hindi kayo nakaglilingkod sa Diyos, ibang pinaglilingkuran nyo. Yan o. Sinabi ng bayan kay Josue, sabi dyan, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Diyos. Ang ganda po nang nangyari kasi pinaalalahanan ni Josue ang bayan sa kanilang maling ginagawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos. Sa Diyos-Diyos ang kayo naglilingkod. Naisip po yan ang bayan ng Diyos. Kung sinasabi ni Josue na hindi sila lingkod ng Diyos, sabi, hindi. Maglilingkod kami sa Panginoon. Kaya sabi ni Josue, kayo na rin ang may saksi na pinili niyong paglingkuran. Kayo na rin ang may sabi. Ibig sabihin eh, sinabi niyo yan na magusto niyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot ang bayan. Opo, saksi kami. Ito ay isang hango po natin sa magandang balita, Biblia. Ayan, ang ganda po mga kapatid. Kasi totoo naman na ang bayan ng Diyos nakakalimot, pero pag pinapaalalahanan, nanunumbalik, tapos makakalimot naman, nagkakasala. Yan ang pinakamaganda, mga kapatid, na kahit na rin nagkakasala ay pagka pinaalalahanan ay nanunumbalik. Pangit naman kung ang tao ay nasira na nga ang buhay, hindi alam na niyang kamali siya, tinuloy-tuloy na. Oh, hindi natutuwa ang Panginoon doon. Basahin natin yung 23 at 24. Sinabing muli ni Josue, kung ngayon itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo, manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Okay, ayan. So, dito ay may nakita po tayong sample, mga kapatid, na
ang ginawa ng Israel ay sa halip na maglingkod sa Diyos, ay naglingkod sila sa Diyos-Diyosan. Kaya ngayon, ano ang ibig sabihin ng service or paglilingkod? Paano nila pinaglilingkuran ang Diyos-Diyosan? At paano dapat paglingkuran ang Panginoon? So dito ang bayan ay hindi naglingkod sa Diyos, naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sa papaanong paraan? No, mga kapatid. Kaya ngayon, kung aalamin ho natin yung meaning ng serve or service, ang ibig po sabihin ay serve is to perform duties or services for another person or an organization. So, ang paglilingkod o service na tinatawag ay gawa sa iyong katungkulan or duty o para sa iyong pinaglilingkuran o sa kapwa. No, paglilingkod sa kapwa is yung may gawin kang isang bagay in favor o na makakabuti sa iyong kapwa. O yung tinatawag namin mga workers, nagsiserve sila sa kanilang organization, sa kanila pong samahan, yung sa kanilang company, yung iba. So ibig sabihin, ang service ay pag-perform ng duty or services sa ibang, sa ating kapwa o pwede rin sa organization. Ayan. Ngayon, ang isa sa paraan para malinaw na makita natin kung paano ang paraan kung paano natin paglilingkuran ng Diyos ay walang ibang ipinapakita sa atin kundi yung pagbibigay o paglalahad ng kanyang kalooban. Kasi tingnan nyo, kung ang paglilingkod sa ay yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa, paano yung paglilingkod sa Diyos? Mabuti yung ating kapwa, nakikita ho natin, ang Diyos. Yung Panginoon, nung nandito sa lupa, naglilingkod ang mga alagad sa Kanya, madali ho yun kasi kasakasama. Pero sa ating kapanahunan ngayon, yan ang sinasabi po natin na baka magkamali tayo pag hindi natin naiintindihan. Bagaman dito sa mga binasa natin talata, mga kabatid, ay meron ng pahiwatig kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang Kanyang gusto. No? Kaya nga sa pag-aaral, mga kapatid, para malaman mo kung ano ang Diyos, ano ang gusto ng Diyos, ibinigay niya ito sa pamamagitan ng Kanyang mga kautusan. Wala namang ibang magsasabi kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin para paglingkuran siya, kundi yung nakasulat sa kanyang kautusan. Okay, so tingnan po ninyo. Ito po yung kanyang 10 commandments. Kaya ang tawag po dyan ay table of stone na tinatawag or dalawang tapyas ng bato. Kung inyo mapapansin ho mga kapatid, yung unang tapyas ng bato, yan ho ay naglalaman ng apat na utos. Ano po? Thou shalt have no other God before me. So, thou shalt not make unto thee any graven image. Tapos pangatlo, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ang pang-apat ay remember the Sabbath day to keep it holy. Ayan. So dito, makikita po natin dito, yung unang tapyas ng bato ay pag-ibig ito sa Diyos. Ito po yung relasyon natin sa ating kapwa. Ang paglilingkod pala sa Diyos, mga kapatid, tama yung nakalagay doon sa Josue na para pag hindi mo pinaglingkuran ang Diyos, ito ay naglingkod ka sa iba, hindi sa Kanya. Ito ay pagtutol o pagkontra sa Kanyang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So yung ginagawa natin mga kapatid, na hindi tayo tatanggap ng ibang Diyos liban sa tunay na Diyos at Creator, ito'y isang uri ng paglilingkod sa Kanya. At hindi natin siya yuyukuran.
yung pagbabawal ng Diyos na huwag magkaroon ng larawang inenyuan sa pangalawang utos ay isa yun sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ano ha? At ang pangatlo ay yung huwag nating babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ayan. Alam niyo po itong tatlong utos nito, mga ginigil ng mga taga-subaybay, ay walang pwedeng kumontra dito. Lahat ng Kristiyano walang kukontra dyan. Lalo na pagdating sa mga Protestante. Walang magsasabi na yung utos na yan hindi na kailangan niyang sundin. Pero marami po tayo naririnig ngayon na ayaw na sa sampung utos. Hindi dahil sa tatlong utos na yan, o kaya naman dyan sa nilalaman ng ikalawang tapyas ng bato, kung nakikita ho ninyo dyan, kundi dahil dito sa pang-apat. Ang pang-apat po kasi ay remember the Sabbath day to keep it holy. Ay dito po mga kapatid, yung pong unang tapyas ng bato, pag-ibig, huwag magkakaroon ng ibang Diyos harap ko, tapos ay huwag gagawa ng larawang inanyuan at magyuyukuran, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito po yung pag-ibig sa Diyos. Ito po yung paglilingkod sa Diyos. Ang pinakamalungkot ho dito mga kapatid, ay yung binawasan ng tao at yung inayawan ng tao, yung unang tapyas ng bato, yan ang meron silang utos na nireject. Ha. Ang ikalawang tapis ng bato, igalang ang iyong ama't ina, huwag kang papatay, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag magsasaksi ng di katotohanan, at huwag mag-iimbot. Lahat ng utos na yan, mga kapatid at mga taga-subaybay, ay ating pong paglilingkod sa ating kapwa. Ano po yung ibig sabihin kasi kabaliktaran, di ba? Yung duty. Ano nga po yung ang service? Ito po yung duty para gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Tingnan natin. Opposite. Yung opposite ng service. Opposite of serving. Ang meaning ho dito, pinuntahan ko po sa online dictionary, number one, you're refusing, denying, declining, disallowing, rejecting, unfulfilling, shirking, shunning, forsaking, abandoning, and failing. So, kung ang service ay paggawa ng isang bagay in favor doon sa ating kapwa, eto mga kapatid, kung mapapansin po ninyo yung utos na huwag kang papatay, ano ang paglilingkod na ating gagawin doon? Huwag magnanakaw, ano ang service na ating gagawin doon? Wala kang gagawin eh. So ibang klaseng utos to, wala kang gagawin, puro hindi eh. Ang positive lang na utos is dalawa. Ipangilin mo ang araw ng Sabat at igalang ang ama't ina. Halos doon ay puro wala. Kung ang service ay paggawa, no, ng isang bagay, ng duty mo sa iyong kapwa, aber sige no nga, papaano natin gagawin ang service para sundin yung nasa Ten Commandments? Huwag kang magnanakaw. Di hindi ko magnanakaw. Anong service na ginawa mo sa kapwa mo? Di ba? So dito ngayon pumapasok, mga kapatid, ang isang idea na sinasabi ko kanina na baka akala natin naglilingkod tayo sa Diyos pero ang totoo ay hindi. So yung opposite po na yan na sinasabi po yan, refusing, ibig sabihin tanggihan, denying, tumanggi, parang pareho lang yan eh, declining, tutulan or hindian, disallowing, hindi pagpayag, yun, hindi pagtanggap o pagpayag, tapos ay
rejecting, pagtakwil, unfulfilling, oh, ayaw tuparin, talagang nire-reject, shirking, iwasan, shunning, ilagan or umilag, forsaking, pabayaan, abandoning, iwanan, failing, or pagkulangin. So, ang opposite ng service is yung tanggihan. Ibig sabihin, mga kapatid, itong 10 utos na to ay paglilingkod sa Diyos. Ang kabaliktaran nito, tutulan mo yan. Kaya, para maglingkod ka sa Diyos, ibig sabihin, huwag mong kontrahin yan. Kasi pag kinontra mo yan, ay paglilingkod yun, opposite yun ng service sa Panginoon. Kabaliktaran siya ng paglilingkod sa Diyos. Ito yung, ayaw mo sa 10 utos, ayaw mo sa mga nilalaman yan, ayaw mong sunin yan, tinatanggihan mo yan, iniiwasan mo yan, hindi mo pinapayagan na sundin yan. Ayan yun. Kaya nga wala talagang wala po doon sa gitna na minabasa akong comment na ang pinanglilituan niya nila ay yung nilalabag, kung hindi nyo sinusunod, nilalabag nyo ang utos. Eh gano'n naman talaga eh. Pag ayaw mong sundin, di payag kang malabag yon. Wala naman kasing tao na ayaw ka sa utos, pero ayaw mo namang labagin. Eh ba't katutol? Ayaw mo naman palang labagin. At iniingatan mo naman pala na hindi malabag yan, pero tutol ka. Wala namang taong ganun. Naturalmente, kung tutol sa 10 utos, tutol sa mga nilalaman ng utos na yan, ibig sabihin, papayag kayo kahit na malabag nyo yan. Ang tanong, pag nalabag ba natin yan, saan tayo nagkakasala? Okay, pinaliwanag ko kanina, ito nga. Kaya ginuhitan ho natin yan, ito po ang pinakamasaklap. Ang lahat ng mga sikta ngayon, tutol dyan halos sa Sabat, mga kapatid. Ang binawasan po nilang utos ay yung unang tapyas ng bato na sinabi ng Panginoon doon sa 22 ng Mateo. Nang may nagtanong sa kanya, ano ang pinakadakila sa utos? Ang una niyang sinabing utos ay ibigin ang kapwa ng buong, ay ibigin ang Diyos ng buong pag-iisip, buong kapangyarihan, buong kaluluwa, buong puso. Ito po yung unang tapyas ng bato, puro buo. Yung pangalawang katulad, ibigin ang kapwa. Anong kapwa? Mag-ama't ina. Hindi papatay. Hindi mangangalan niya. Yung pong sinasabi po natin kanina na papaano mong igagawing positive o meron kang paglilingkod sa kapwa doon sa utos na huwag kang magnanakaw. Halimbawa, ang utos na yan, mga kapatid, ay nangangahulugan na pag tinuro natin ay pinoproteksyonan ng natin ang pag-aari ng ating kapwa laban sa mga magnanakaw. Hindi naman ito para lang sa ikaw ay hindi kakukuha ng pag-aari ng kapwa mo. Hindi lang yun. Ang positive side po noon, protection yan sa mga pag-aari ng tao para hindi pakialaman ng iba. Hindi lang yan para sa atin na personal lang na para hindi natin kunin yung isang bagay. Hindi mga kapatid. Para protection din yan ng Panginoon sa pag-aari mo, pag-aari ko. Kaya pag mayroong nagturo ngayon na wala na yung mga yan, ay parang sinasabi ho nila na pwede nyo nang nakawin yung aming gamit. Wala na yung 10 utos, huwag mangangalo niya, pwede nyo nang ligawan yung asawa ko. Parang ganun ang nangyayari. So, yun na nga yung sinasabi natin na akala natin siguro naglilingkod tayo sa ating kapwa. Pero yung pagtutol dito sa kalooban ng Diyos, ay yan ang naging dahilan kung bakit sabi ng Panginoon sa Mateo 7:21 at 20 hanggang 23, sabi doon sa 7:21, ano po? Marami sa ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay hindi papasok sa sa langit. Di ba? Kundi yung gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito po yung will of God, will of the Father. So,
Ikaw, sabi ng iba, eh, naglingkod kami. Nagawan, nag-pray over pa yata. Daming pinagaling na may sakit eh. Sabi naman, hindi ko kayo kilala. Ha, mga kapatid. Ibig sabihin, maaring yan ho yung mga nagdi-deny, nagtatakwil sa mga kautusan ng Diyos. Yung kanyang kapahayagan ng kanyang kalooban. Yan po yung isang bagay na dapat po natin pakatandaan, mga kapatid at mga kaibigan. So dito nakikita ho natin, tinan nyo, bakit sinasabi natin, ginamit natin halimbawa na proteksyonan ang ating ang buhay, yung huwag kang papatay. Protection to sa buhay natin. Para hindi tayo patayin ng mga nagagalit na lang at nangaano na lang dyan. No? Hindi lamang ito para sa'yo na para hindi ka makapatay ng kapwa. Hindi, para hindi ka rin patayin ng kapwa-tao mo. So ngayon, ibig bang sabihin ang paglilingkod sa Diyos, ayon ng unang tapyas ng bato, huwag magkakaroon ng ibang Diyos harap ko, huwag gagawa ng larawang ino niyan at huwag yuyukuran, huwag babanggitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan, ipanginin ang araw ng Sabat ang lahat ng araw ng Sabat upang ipanginin. Yun lang pa ang paglilingkod sa Diyos at ang kabila na ano ay hindi na paglilingkod sa Diyos? Ito, basahin natin, mga kapatid. Magbasa tayo ng mga salita galing mismo sa ating Panginoon. Puntahan natin yung aklat ng Mateo sa 25:35-45. Mahaba-haba ho ito. Sabi po rito, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy, naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinarunan. Yung palang pati yung ating duty sa ating kapuha ay isa rin po ito sa tinatawag nating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga nagtaka ho yung mga alagad, kailan nangyari yun? No? Sabi ng Panginoon, ako'y nagutom. Pinakain ninyo ako. Ako'y nauhaw. Pinainom ninyo ako. Naging taga-ibang bayan. Pinatuloy ninyo ako. Naging hubad. Dinamtan ninyo ako. Ako'y nagkasakit. At inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinarunan. Kailan nangyari ito sa buhay ng Panginoon? Walang nangyari sa ating Panginoon na siya'y nabilanggo, dinalaw, naging hubad, binigyan ng damit, naging taga-ibang bayan, pinatuloy. Walang ganun, wala. O, ituloy natin. Bakit niya binabanggit ito? Kung magkagayoy, kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? At pinakain ka namin o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? O yun. So, dito, nagtataka, mga kapatid. Nagtataka ngayon itong paano nangyari yon? Sabi ng talatang 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ayon. So, tama nga na yung buong kautusan, bagaman ang ikalawang tapyas ay duty natin sa ating kapwa, subalit ang ating tungkulin at pagtulong sa kapwa ay isa ring paglilingkod sa Panginoon. Kita mo kung gaano kahalaga ho yun. Yung lahat ng ating ginawa sa pinakamaliit, sa sino man tao, ay ginawa natin sa Panginoon. Kita mo kung gaano nakakalungkot
na ito palang buong sampung utos na kinapapalooban ng kalooban ng Diyos, ng kanyang kautusan, ay ito ang naghahayag kung papaanin natin siya paglilingkuran. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos harap ko. Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Huwag yuyukuran sila. Huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mong araw ng Sabbath. Pagkatapos igalang ang ama't ina, huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw. Ano pa? Huwag sasaksi na si kadi katotohanan at huwag mag-iimbot. Ang lahat ng yan ay paglilingkod sa Diyos. Pero tingnan niyo po kung nakakalungkot ang ngayon. Lahat yan ang focus, galit sa sampung utos. Kaya yan ang sinasabi natin. Baka akala natin, naglilingkod tayo sa Diyos. Pero nilalabanan ang kanyang kalooban. Hindi yan ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Wala nang ginawa kundi tutulan. Wala nang ginawa kundi batikusin ang nagtuturo na sundin ang kautusan. Tapos, naglilingkod daw sa Diyos. Pambihira naman. Ang linaw-linaw na yan, yung palang pag-ibig sa kapwa, saan kanya natin ginagawa? Serving the Lord. So, paano natin pinaglilingkuran? Ano po ang opposite ng serving? Ano yun? Tanggihan, itakwil, pabayaan. Ano ba yan? Pagkulangin. Lahat na nang ginawa. Tutulan. Debate tayo. Wala nang sa pungutos. Ayan no, mga kapatid. Opposite ng serve. Ano ang sabi? Lahat ng ginawa natin sa ating kapwa, sa akin ninyo ginawa. So ang paglilingkod pala sa Diyos, kahit na yung unang tapyas ng bato, sa Kanya natin, paglilingkod yon. At ang ating ginagawa sa ating kapwa, sa Kanya rin natin ginagawa. Kaya yung mga nagtuturo ngayon, nawala na. Ang sampung utos, hindi iyan paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Nadaya ho tayo. O kayo, wala. Hindi na kami kasama dyan. Mga kapatid at mga kaibigan. So, ngayon, ang punto dito, ito. Kung lahat pala ng ginawa natin sa ating kapwa ay sa Diyos natin ginawa, sa Panginoon natin ginawa, ngayon ang tanong, kumusta ang ating ginagawa sa ating mga kapwa? Hindi nilipat. Kumusta? Mga kapatid, papaano natin itinuturing yung ating kapwa? Papaano tayo nakikitungo sa ating kapwa? Kung ang Panginoon ay naging hubad, dinamitan, nagutom, nauhaw, pinakain, pinainom, eh ano naman ang opposite? Ano naman ang mga nagawa natin sa ating kapwa? Baka mayroon tayong nagawa sa ating kapwa na hindi kanais-nais, hindi maganda, nakakasira, nakakasakit. Mga kapatid, sa Panginoon natin yung ginawa. Kung marami na tayong naaway, marami na tayong siniraan, marami na tayong nilait, marami na tayong kinasuklaman hanggang ngayon, galit pa rin tayo. Hanggang ngayon, galit tayo. Sa ating kapwa, sa Kanya natin ginawa. Oh, mga kapatid, kailangan natin ito maintindihan. Kailangan natin maunawaang mabuti. Hindi ho ito mali. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Hindi siya nagkamali. Kung ang
mga ginagawa natin sa ating kung, sa ating mga kapwa, mga kapatid, ay paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, mag-iingat tayo sa ating ginagawa at pakikipagkapwa, mga kapatid at mga kaibigan. Ay nakakalungkot na minsan may mga natatanggap akong text. Mapatawad kaya ako kasi hanggang ngayon galit pa rin ako sa aking meron akong taong ginagagalitan. Totoo naman mga kapatid, alam nyo, yung ating damdamin, yung ating emosyon, ay isa yan sa effective na paraan na gagamitin ng kaaway. Kaya may mga damdamin na tao na ang hirap magpatawad. May mga taong ang tigas ng puso. Humihingi na nga ng tawad ng kapwa, ayaw pang matawarin. Gusto na nga makipagkasundo, ayaw pa rin makipagkasundo. Gusto na nga ng reconciliation, ayaw pa rin. Gusto na nga ng ano po? Nang magkaroon ng matibay na relasyon, ayaw pa rin. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, hindi mali ang Panginoon ang sabihin na anuman ang ginawa natin sa ating kapwa, sa akin ninyo ginawa. Tama yun. Kaya nga, how to serve God, mga kapatid. Kung tayo pala ay nangangaral, kung tayo pala ay may mga bahagi sa iglesia, tayo ay nagbabible study, pero meron tayong maling ginagawa sa ating kapwa, naninira tayo sa ating kapwa, tayo po ay nang lalait, nang mamaliit sa ating kapwa, yun ay opposite ng paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, mga taga-subaybay. Ano pa ang sabi ng 45, verse 45? Kung magkagayoy sila'y sasagutin niya, nasasabihin, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Ito po yung paraan ng pagtulong, mga kapatid, sa kapwa. Oh, hindi nga tayo magnanakaw ang sabi ng Panginoon, pero ang ibig sabihin nun, tumulong ka. Yung isa po nating taga-subaybay, si Brother Juban Sabala, yung Iglesia ni Cristo na itiniwalag dahil sa panunood sa atin at nag-decide na po siyang maging Adventist, ay nag-message po sa amin sa page. Ang kanya pong tatay ay na-stroke. Tumingi siya ng tulong ng pamasahi. Sabi ko, bro, alam mo naman na kami ay mga missionary, wala kaming sweldo, umaasa lang din po kami sa mga dumarating na tulong. Kung wala, wala rin. Kung meron, meron din. Kaya sabi ko, sana maintindihan mo, pero hindi ako mangangako. So, hindi halos di ako makatulong, nakukonsensya ako. Nung tingnan ko uli yung message niya, ay sabi niya, brother, merong nagmagandang loob na sa akin, pinasakay ako sa truck papuntang galing Cebu. Basta nag-land travel sila. Hindi na kailangan niya mag-eroplano. At sabi niya, ang kailangan ko na lamang ay yung pambili ng gamot ng papa ko. Oh, mga kapatid, kahit na halos ay nag-iipon kami ng pangbayad namin sa aming expenses kasi katapusan. At yan ho ay hindi bumababa ng 30,000 yung expenses namin lahat dito. Ay, talagang nagpadala ho tayo ng kaunti. Tinex ko sa Brother Richard, bro, magkano yung papadala mo? So, magpapadala rin ako, sabi niya Brother Richard. Tuwan-tuwa siya, mga kapatid. Tuwan-tuwa siya. Hindi natin kailangan maging mayaman para tumulong. Kung anong meron lang tayo, share. So, nag-picture si Brother Juban habang sinusubuan yung kanyang tatay na stroke. Andun siya, may picture na po sila. Masaya sila, kahit maliit lang yun. Kahit maliit lang yun, oh, pero tuwan-tuwan na siya. Malaki na to, sabi niya. Oh, mga kapatid, ang daming mga nangangailangan. Kaya nga kami po,
ay wala talaga kami. Napagkamalan lang ho akong maraming pera ang pag-aral natin eh. Dahil doon sa tinutulungan nating church, pinapagawa, nako, dami pong nagme-message, tulungan nyo rin po kami, yung iglesia namin, ganito. Dami na nag-send ng mga picture ng Kalan Church. Ay, hindi ho kami mayaman, kapatid. Yan ho, ay pre-promote lang ho natin. Isa-isa lang, mga kapatid. Baka iniisip, mayroon pang nangihingi ng pera talaga eh. Akala siguro, pagkayaman-yaman namin. Hindi po amin yun. Dumaan lang sa aming kamay. Nire-resibuhan. So itong mga tao na mga nanonood sa atin ay mayroong ganoong puso yung pagtulong, mga kapatid. Praise God. Praise God. Yan ho ay puso ng isang tunay na Kristiyano. So, ang sabi po ng Mateo 5:44. O bago yan, basahin. Bago basahin yan. Ang kaugalian, kaya maalala niya kung bakit mayroong utos na ngipin sa ngipin, mata sa mata, o ano pa. Ang mga Hudyo at kultura noon, mabait ka pagka mabait din sa'yo. Kaya nga, doon ka lang talaga mabait sa mabait sa'yo. Kahit ngayon, nangyayari yan eh. Pagka nasira mo ang, pagka nakasakit ka ng isang tao, natanggalan ang ngipin, sa sobrang lakas ng suntok mo, kung ilan yung ngipin natanggal, yun din yung tatanggalin sa'yo. Nabulagan mo yung isa, kung ang kaliwa ay natusok, nasugatan mo, at nabulag, bubulagin ka rin. Kaya naging kaugalian ho yan. Hanggang ngayon, pag mabait, noon ka rin mabait. At bihirang-bihira yung mga kapatid na mabait ka doon sa galit sa'yo. Alam nyo, sabi ng Panginoon, ginagawa din ng mga hintil yan eh. Pero, yung gumawa ka ng mabuti, doon sa taong hindi gumagawa ng mabuti sa'yo, yun ang 3 points sa Panginoon. Pero yung gumawa ka ng mabuti, dahil mabait din sa'yo, no count yun. Ginagawa na ng mga hintil yun. Oh, ang hirap pala, mga kapatid. Kasi yung mga taong nasa labas, hindi man ng palataya, ginagawa na rin naman nila yun eh. Eh kung doon lang din tayo mabait sa mga mabait sa atin, wala rin yun. Pareho lang din tayo sa labas. Pero yung ibigin mo, yung taong kung ano-anong ginagawa sa'yo, wow! Yun ang sinasabi ng Banal na Kasulatan na mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo. Kasi ang inibig ng Panginoon, yung hindi ka ibig-ibig eh. Ihiningi pa nga niya ng tawad yung mga hindi alam ang kanilang ginagawa. Kaya nga sabi niya sa Mateo 5:44, datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Bang hirap niya na. Hindi lang ho yung kapwa ay yung mabait sa atin. Pati kaaway natin ay kapwa din yan. Kaya ibigin ang ating kapwa gaya ng ating mga sarili. Mga kapatid, ito yung sinasabi kong napakahirap. Kasi yung ating pong ugali na mga tao ay natural, mabait lang tayo pag mabait sa atin. Huh? Mahirap yun. Bihirang-bihira yung taong sinisiraan ka na, sasabihin niya pa sa'yo, ay, mabait yun. Kahit alam mong binibira ka na, wala. Mahirap yun. Ewan ko. Kasi ako, kahit na ako, mga kapatid, ay hindi ako magsasabing ako ay banal. Subalit sa pamagitan ng mga paalalang katulad nito, ay nai-realize natin. Nagagawa natin ipag-pray yung mga taong galit sa atin. Nagagawa ho natin pahalagahan ang mga taong yun. Kaya maganda nga yung idea na magalit tayo sa kasalanan, wag doon sa nagkasala sa atin. Kasi ang Panginoon, mahal niya
Galit siya sa kasalanan, pero mahal niya ang makasalanan. Yun ang maganda. Pag alam natin paano i-apply ito, galit tayo sa kasalanan, hindi sa makasalanan. Pag may nagkasala ako sa atin, ito ay magagalit. Magagalit tayo at hindi lang natin magugustuhan yung ginawa niya. Pero siya na nakagawa nun kasi ang totoo, biktima siya ng kaaway. Napansin niyo may mga taong napagka nakagawa ng masama sa kapwa, si Sing Sisi. Biktima sila ng kaaway eh. Ano mang oras tayo pwedeng maging biktima ng kaaway. Kung ngayon may nagkasala o sa atin, galit na galit tayo, papaano naman bukas? Baka naman tayo ang nakagawa ng kasalanan sa ating kapwa, ay di tayo rin ang babalik din sa atin yon. Pero kung naintindihan po natin itong mga pahiwatig na ito ng ating Panginoon, pag may nagkasala sa atin, anong gagawin nun natin? Isipin nun natin, baka hindi niya rin gusto yon, baka naman wala lang siya sa mood, baka naman ay pinagsisisihan niya na iyon. Mas madali hong makalimot, mas madaling mawala yung puot sa atin, mga kapatid, mga taga-subaybay, kapag gano'n ang ating hong iniisip. Si Pablo, ayon sa payo doon sa K-text po natin, ang kanyang payo ho dito sa commentary, Paul invites us to serve others wholeheartedly. This means that the true Christian service isn't done grudgingly, hesitantly, or simply out of sense of duty. To serve wholeheartedly is to serve willingly and joyfully because we do it as if we were serving the Lord. Kapag kapalarang naisip po natin na ang ating ginagawa sa ating kapwa, abay, ang gandang formula ito. Matatakot tayong gumawa sa ating kapwa kasi sa Diyos natin ginagawa eh. Mas madaling gumawa ng mabuti kasi sa Diyos natin ito ginagawa. Ito yung gustong sabihin. Ang paglilingkod pala ng buong puso, ang paglilingkod sa ating kapwa, ang sabi doon sa binasaw natin kanina, ay iniisip natin na sa Diyos natin ginagawa. So ngayon, malinaw sa atin mga kapatid, how to serve God. Ang paglilingkod sa Diyos ay ang pagtupad sa kung ano ang kanyang kalooban at ang kalooban ito nahayag sa kanyang kautusan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng larawang ino niya at huwag mong paglilingkuran sila. Huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan. Ipangilin mong araw ng Sabat. O alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. Naku po, maraming samlay dito. Yung tatlo, okay. Yung pang-apat, patay tayo dyan. Kasi yung pang-lima, igalang mo ang inyong ama't ina. Oh, walang problema sa kanila yon. Di ba? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Walang problema. Huwag magnanakaw. Walang problema. Huwag sasaksi ng katotohanan. Walang problema. Huwag mag-iimbot. Walang problema. Isa lang ang may problema. Sabat lang talaga. Pero malinaw natin pinag-usapan mga kapatid at mga kaibigan sa Mateo ay nilinaw ng Diyos na kahit na yung pag-ibig sa kapwa ay sa Kanya natin ginagawa. Ito yung paglilingkod sa Diyos. Kaya nga yung Ten Commandments maraming galit. Puro kayo kautusan, legalista kayo masyado. Hindi! Ang Ten Commandments ay God-centered, Christ-centered. Mga kapatid, si Kristo ang ano-ano yan. Akala natin katututol natin, nakala natin walang kwenta yan. Yan ho ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Yan ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo law-centered, manapa ang pagtuturo at pagsunod sa mga yan ay God-centered po yan. Sintro ng pag-ibig sa Diyos at paglilingkod sa Kanya. Meron tayong ilang mga payo dito mula kay Apostol Pablo sa mga komentary na magaganda. Sabi niya, service is not done for recognition by others. Ang paglilingkod sa Diyos, sabi no, doon kanina sa binanggit natin, ang paglilingkod sa kapwa ay parang sa Diyos nating ginawa. Ang ating ginagawa ho, hindi po para ano, ma-recognize. Hindi ko po binabanggit yung mga tinulungan po natin dito para ma-recognize.
binabanggit ko dito para halimbawa, kasi hindi naman amin yun. Kung akin yun, pwedeng pagmamalaki yun. Pero yung mga tinulong natin sa mga nabagyo, mga church na yan, mga ito nga, eh kung amin yun, oy, kayabangan yun. O pag-regression. Hindi. Pinadala lang ho, pinadaan lang ho sa amin yun. So kung mayroon man tayong pasalamatan, hindi kami. Kundi una, ang Diyos. Pangalawa, yung mga taong nagtiwala sa amin. Yun. Kami, wala. Naghatid lang kami. Mga kapatid, dumaan lang sa aming kamay yun. Masarap na numawak ng pera kaya hindi amin. Basta tinulong. So, kung ang ating mga ginagawa ngayon, nagagawa tayo ng program para ma-recognize ng iba, oh, hindi po maganda yon, mga kapatid. Sabi rin ito, we serve because Christ first served us by giving His life as a ransom for many. Matthew 20:28. Ayan, no? So, naglilingkod tayo kasi si Kristo ang unang naglingkod. Napansin yung ginawa ng Panginoon? Yung mga alagad, walang makagawa eh. Nung maghuhugasan sila ng paa, ay wala man nung nagkukusa, eh di ang Panginoon ang gumawa. Pinaglingkuran niya ang mga alagad para maging sampol kung ano ang tamang paglilingkod, mga kapatid. Next, so all of our service is an expression of our gratitude for God's grace shown to us in the redemption we have received through Christ. Ang ganda po, mga kapatid. Huh? So, yung ating ginagawa ngayon, expression ho ito. O sabi, expression of our gratitude for God's grace. Ito po ay ating pagpapasalamat. Ito po yung reaction natin sa kabutihang gandahang loob ng Panginoon. Sa pagtubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Tinubos tayo para doon sa tiyak na kapahamakan. Tayo po ay tiyak, impyerno. Pero sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, sa pagsampalataya natin sa Kanya, ang ating direksyon patungo sa kapahamakan ay nabago. Ibinalik po tayo sa Panginoon. So, yung ating ginagawa ngayon ay reflection na lamang po ito, expression ito at gratitude sapagkat mayroong Diyos na umibig at nagmahal sa atin. Kaya nga, ang sabi ni Josue sa kanyang sulat, at kung inaakala ninyong masama sa maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakuroon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Praise God, mga kapatid at mga kaibigan. Sino ang ating pinaglilingkuran ngayon? Sabi ni Josue, sa ganang akin at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, maginigilo namin mga taga-subaybay, nawa ang mensaheng ito ay nakadagdag kaalaman po sa atin. Naintindihan natin kung papaano natin paglilingkuran ang ating Panginoon. Nawa ay naunawaan po natin na yung ating mga ginagawa sa ating kapwa, yung ating pong relasyon sa ating kapwa, kung hindi pa ho iyan maayos, mga kapatid, ayusin na ho natin. Kung sira ang ating relasyon sa ating kapwa, ayusin na ho natin sapagkat kung sira ang relasyon natin sa ating kapwa na ating nakikita, papaano pa kaya ang relasyon natin sa Diyos na hindi natin nakikita? Kung hindi natin mapaglingkuran ang ating kapwa ng tama, papaano natin mapapaglingkuran ang Diyos ng tama na hindi natin nakikita? Kaya nga, ang paglilingkod sa Diyos
ay paglilingkod sa ating kapwa na nakikita. Ito po yung sentro ay ang kautusan ng Diyos, kasi ito po yung kanyang character, ito yung kanyang likas, ito po yung sentro kung papaano natin makikilala ang tunay na daan sa tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong pagtatapos ngayon, nais ko pong anyayahan kayo sa panalangin bago po natin batiin yung ating mga nandito sa nanonood sa atin. Nais ko po isara natin ang ating pag-aaral ngayon sa pamamagitan ng prayer. Bago tayo mag-shout out sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga nag-share ng ating program ngayong gabi, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, muli po naming pinasasalamatan inyong kabutihan, inyong pag-ibig. Narito, Ama, ang mahalagang mensahe sa gabing ito. Amin pong muli nasariwa sa aming isipan kung paano po kayo nagbigay ng halimbawa at pamamaraan paano namin kayo paglilingkuran. Ngayong gabing nahayag kung paano namin kayo paglilingkuran. Nawa ang mga taong makapanood nito natutol sa inyong kalooban at kautusan ay maintindihan nila na ito pala ang isang tunay na daan paano nga namin paglilingkuran sa lupang ito. Tiyadalangin ko po, Panginoon, mga tao inyong ginagamit upang suportahan ang gawaing ito. Tiyadalangin ko po, Panginoon, ang mga tao tumutulong sa pag-share at pagpapalaganap ng mga tao ito. Tiyadalangin po namin, Panginoon, yung mga taong kinikilos na ng Panginoon, nakakaramdam na po sila at nakikita na po nila ang liwanag sa pagsasama-samang ito. Tulungan po ang mga taong ito, nawawala na ng tuluyan ang mga hadlang upang sila makasama namin sa paglilingkod sa inyo. Pinadalangin ko rin, Panginoon, ang mga taong mayroong mga karamdaman, may mga COVID positive sa virus nito, mga taong may ibang mga karamdaman, may mga suliranin. Pinadalangin ko po sa inyo ang yung ama ni Brother Juman Sabala na karoon ng mild stroke, Panginoon. Nawa po ay mabalik ang kanyang malay, makarecover po siya katulad ng iba kung paano nakaka-recover. At hinahiling namin, Panginoon, na sana maging daan po yun upang makilala po nila ang katotohanan sa pamamagitan ng inyong tunay na iglesia na inyong binagamit para maghayag ng mga aral na ito. Lahat ng mga nanonood ngayon, lahat ng mga makakapanood pa, lahat ng mga problema, Panginoon, lalapit po sa inyo. Hindi ang dalangin ko rin po, Panginoon, ang gawain, ang ministry ng pag-aralan natin, ang mga crew, cameraman, lahat po kami na narito, na mapatuloy po kaming gabayan, Panginoon, upang makasurvive at masapatan ang aming pangangailangan araw-araw. Kami po ay napatunayan na namin kung paano nyo kami pinagpala mula na magkaroon ng pandemic hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo at nandyan mga tao inyong ginagamit. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Hinihiling din po namin ang kapatawaran, ang mga pagkakasala na aming nagawa. Itong aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ayan, gusto po natin batiin yung ating mga taga-subaybay. Sister Anali Pitalcorin Manipol, Sir Wilma Kadaig, thank you po. Silo, Beth Villarreal, thank you po. At Ingrid Matok Lapinya, thank you. Antonia Alia Ayad, thank you. Chodron Bouchard, thank you po. Angel Advin Marso, salamat. John Harold Navarro, thank you. Luisa Alikbusan Ligan, thank you po. Luisito Argilles, happy Sabbath din sa iyo. Teresita Agda, thank you po. Felisa Norma Carlos. At Ninet Gores Agunes. Ayan. Sino pa? Joan E.G. Quino. Si Droni
Ayagnom, thank you po. Tranquilino, asan ba yun? Buok Tachado, thank you po. Rinanti Galigo Gumara Agumira, ayan. Bisaya Cora Implio, ayan po. Si Dan Alcarpio, thank you po. Andro Sanz Negro. Uy, Brother Andro Sanz, nag-send ng 100 stars. Thank you po, mga kapatid. Sa mga stars na yan, mga chat na yan sa YouTube. Asan ba? Ha? Saan? Ah, si Bimi. Uy, nag-send na naman ng $4.99. Thank you po sa YouTube. Yours, star senders po natin, Andrew Sanz Negro, Regina Ibardon, Jojo Bacon. Thank you po. Ayan. Dati yung star senders natin, umaabot ng 10 eh. Talagang taghirap na, pero okay lang yan. Walang problema dyan. Kasi, ano naman yan eh. Ayon sa pinasya ng puso. Aha. Jason, ano? Saan siya? Okay, dito tayo sa YouTube. Sir Wilwin, Pasamba. Oy. Oy, brother. Oy, naku si Sir Wilwin. Na-miss ka na namin, sir. Pastor Alexis ka na, nanood din. Papa, sabihin mo yung camera dito muna. Yung camera mo, Sir Wilwin, dito na muna. Yung isang camera po. Isa? Dalawa yata. Hiram natin dito eh. Isa. Yung isang camera ho namin dito, yan yung kay Sir Wilwin Pasamba na nanonood ngayon. Yan lang bumabagay, nagmamatch ng kulay doon sa isa. Ayan, so thank you po. Mervin Imperio. Pastor Lex Mercado, thank you sa panonood. Bisabat din sa kay Mika Talay. Jess Tubtub, thank you. Romulo Diasis. Jason Seed. Si Bimi, ito yung laging ano. Talagang bayad yung kanyang panonood lagi. Thank you sa inyong blessings na sinishare. Pag binabate. Thanks po. Yung pong mga nagtatanong pala, Brother Erwin, may nagtatanong dito kung paano yung, di ba mayroon pinapromote tayo ng support? Paano mag-support? Tinatatanong siya kung paano yun? Paano, sigurado ba tayo natatanggap? Yung mga nagsusupport kasi, Facebook at YouTube. I-open mo yung microphone mo, ipaliwanag mo, ikaw yung nakakalam. Hindi ko alam yan. Ang may gawa po natin dito. Alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, ang may gawa ho niyan, itong ating technician, si Brother Erwin. Siya ang nakakaalam ng mga tulong na dumarating. Siya rin ang, kaya siya na rin yung nag-iisip kung paano makakatulong. Kasi alam niyang wala talaga eh, hindi aabot eh. So, siya nakakaalam lahat ng pumapasok po mga kapatid. Sige, paliwanag mo nga Brother Erwin kasi may nagtatanong, paano ba yung sinasabi mo doon na support? Happy Sabbath po sa lahat. Sa mga nagsusupport po sa Facebook at sa YouTube, meron po kasi dyan. Sa Facebook po ay support at sa YouTube naman ay yung member po. So, same lang po siya ng process. Once po na mag-join ka po doon or magpa-member ka po sa channel natin at saka mag-support ka po, for example is 100, monthly po kayong magsusupport po sa pag-aralan natin po. So, yun lang po. At sa mga nagsisend din po ng stars, so maraming salamat. Sa YouTube po ay mga super chat, maraming salamat din po sa mga nagsend. Ayan, di ko kasi alam yan eh. Siya may gawa po niyan mga kapatid. Ito yung aping tinatawag na tagapangasiwang pangkalahatan eh. Lahat na, tagabili ng pandesal, para sa sabon, sa tindahan, magpasisirox, magpasirox, tapos mag-i-edit, magka-camera, pahinanti pa pag may lakad kami sa malayo. Ayan po si Brother Erwin. Ayan. At ang kanyang alalay ay si Sister Wendelin. Yan ho ang kanyang trainee sa video editing. Matindi ito. Dalawa po yung ating video editing po dito mga kapatid. Video editor. Sila rin yung cameraman at cameraman. Ayan, kung hindi ko alam kung nag-aaway itong dalawang ito, pero tingin ko naman ay hindi. Thank you po. Lex Loreno. Happy Sabbath kapatid. Jose Idora. Good evening din. Cecilia Balyares. Yan. Yun sinasabi ko mga kapatid. Ilang beses si Bimi nagsend.
Oh, two times na si brother si kapatid na Bimi. Masipag, palaging dalawang bisis yung nagsisend eh. Oh, yun. So, ayan na mga kapatid. Ayan, alam niyo yung pag-aralan natin. Maraming nakakonek ho dito mga program. So, nasa amin ho yung mga crew. Nandito po yung mga center of expenses. Kaya thank you po sa inyong mga tulong. Ayan. Okay, so God bless po. Bukas po pala mga kapatid, meron tayong preaching uli sa ating pong hour of worship. At titingnan ko ho kung kaya na dating simulan yung ating lesson study with interaction. Pwede ho kayong mag-connect sa amin. Pwede po kayong kumunik sa Zoom. Mag-aaral tayo ng leksyon na pwedeng hindi lang ako speaker, pati kayo. Pwede na kayong magtanong sa Zoom. Magsama-sama ho tayo bukas, mga kapatid. Okay ba yon? Sabihin nyo nga, mga kapatid, sino ba yung payag na makasama po natin? Kakaiba ho ito sa ibang mga lesson na napapanood nyo. Ito, lesson discussion, pero pwede kayong kasama sa Zoom, pwede kayong magtanong, pwede kayong magdagdag kung ano inyong nakikita, mga kapatid. So, iyon ang maganda. Meron po tayong tawag dito. Meron tayong talakayan, no? Sabbath School, talakayan sa pag-aralan natin. Ngayon, mag-comment po kayo kung okay yon. Kung hindi, eh di o hindi. So, kung okay sa inyo yon, na magkukunin kayo sa Zoom, mag-uusap tayo, bako yung second service, eh di go tayo bukas kung inyo pong naisin yan, mga kapatid. Okay ho ba kayo? Titingnan natin ang inyong reaksyon. Yan po ang magbabasihan po natin kung go tayo. So, ayan. Tingnan natin yung ano, kung tingnan natin yung mga okay sa mga ganon. Mervin Erperio from Bangkok, Thailand. Paano makasali sa Zoom? Kung paano makasali sa Zoom, isesend po sa inyo ang Zoom ID. Pag nag-start na ho, pag nagmeron ng, ang unang-una muna mga kapatid, ay magpe-play tayo ng mga songs bukas. So, mga 9:30, magpe-play na po kami ng mga songs. Magko-comment na po yung gustong sumali sa Zoom at i-PPM namin sa inyo yung Zoom ID. Tapos, habang nagpe-play ng mga awitin, ay magte-test na po tayo ng connection po natin. Di para pag nagtapit na tayo ng sa lesson, ay di marami tayo, masaya, mga kapatid. Di ba okay yan? Nababasa mo ba yan? Ano sabi yan? Ano na yan eh? Letra na yan, very chatty. Kabalos. Po. Kabalde. Basta yan na yan. Kabalde ito eh. Yung ano? Nag-send ng 49. Greek ang kanyang pangalan. Super chat. Oh. YouTube. Oh, thank you po kay Kabalde. Oh, Kabalde yan eh, yung apelyido niya. Greek. 531. Po Kabalde. Okay, Nick Nunez, okay daw. Oh, tingnan natin. Okay po, okay. Oh, marami sila. Ha? Sino daw? Crystal Marso. Saan kayang Facebook ko yun? Yung mga nagtitext po sa akin, ano mga kapatid? Minsan, alam nyo, minsan na bubuksan ni Mrs. Nakaw, yung spam ang tagal na bago na bubuksan. Pasensya na po at talagang, paano ba yung set up yung aking ano na nakafilter talagang mahigpit na ano? Hindi mo pa friend na nag-visit sa'yo. Lahat talaga ganun, no? Nakano, titingnan lang talaga yung spam. Okay. Oho, sige. Okay. From Cotabato, Nordi Paul, Responte. Marlon Paguntanan, Ligarda. Ngayon lang sila nagpasipag-message, oh. Oh. Marlin Abanacion. Aha. Rico Garland. Sa Facebook po natin ito. So, ayan po. So, bukas po, magkita-kita. Ano bang mga reaksyon nila? Payag sila? Okay sa kanila?
Hopefully, I can join, sabi ni Brother Royce Prime. Kahit magkaiba yung time dito sa Rome, Italy. Ayun nga lang. Okay. Oo, ayan, mayroon mga gusto mag-join. So, bukas po, pag nakita nyo na po, nagkakantahan na, ay mag-message na po kayo, gusto ko mag-join sa Zoom, ay sisend na po namin sa inyo yung pong ano. At saka yung ating pong pag-aral natin, tapan, ay naging busy ho tayo, mga kapatid. Kaya hindi pa po natin nakapag-schedule ng ating meeting. Ang ating meeting, hindi basta meeting. Meron tayong tatalakayin, meron tayong question answer sa tapan po ng pag-aralan natin. Ayan po. Question answer yon, isasama natin si Brother Richard Thompson, isasama natin si kapatid na Jumil Arsenal, si Brother Gumer, at saka si Evangelist Dison. Yan po. Yun talaga ay, ano yon? Tanungan po talaga yon. Mag-uusap tayo ng time para yung mga request po na mag-question ay atin talakayin. Okay. So, sa ngayon ay babay na muna. Bukas, magkita-kita tayo. Basta bantayan nyo po. Pag meron na pong kanta na kanyo na inyo napapanood, ay mag-message na po kayo para masendan po kayo ng Zoom ID. Thank you po sa inyong panonood. Happy Sabbath. At kung hindi pa yun na-share ang ating program, kahit na last na, dulo na, pakipindot lang po yung share. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe na ating batong YouTube, ay pakipindot yung YouTube. At saka, wow, ko makalimutan ang lahat mga kapatid. Pinopromote ko po itong isa sa supporter po ng pag-aral natin. Alam nyo, tumutulong po siya sa ating program. Kaya bilang ganti, ay sana po ay inyo rin pong i-subscribe ang page, ay YouTube channel ng Blessed Hope Builders, at paki-follow ang kanilang page. Meron po silang mas magagandang mga plano kaysa sa plano namin, si Brother Boss Rodelas. Andyan yung livelihood po nila, Islay Livelihood Cooperative. Ayan po. So, sana ay kahit pa paano ay umabot na po ng 2,000. Kapopromote po natin ay umabot na po. Sana po ay mapalaki niya, mapaabot natin niya ng 10,000 followers para tuloy-tuloy na po na makatulong ang Blessed Hope Builders. Ang page po nila, ayan po, meron pa lamang 232 subscribers. Pag-subscribe mga kapatid! Atin to, tulungan po natin ito. Maraming salamat, God bless, at Happy Sabbath sa ating lahat. Bye-bye! Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang pag-aralan natin ministry family.